Hello guys! Welcome back to my channel! For today's vlog, gagawa po ako ng Cocomelon Tutu Dress. Ang gagawin ko pong Cocomelon Tutu Dress ay tatlong kulay. Isa pong yellow, isang red, at isang pink. Bali, yung dalawa po eh, nagawa ko na po, na-itali ko na po siya. Hindi ko pa lang siya nalalagyan ng design. Ito po siya, gagawa po tayo ng red at ito yung yellow. Yan po. Saka isang pink. Ano po ba yung mga gagamitin natin? Ito po yun. Gagamit po tayo ng metallic tool. Pwede rin po kayong gumamit ng soft tool. Pwede rin po kayong gumamit ng illusion tool. Kung ano po yung prepare nyo na tool para po sa anak nyo. Yung, minsan po kasi pag sensitive yung bata, lagi ko pong sinasabi, mas maganda po yung soft tool. 5 yards po ang gagamitin ko para sa 2 years old na bata. Pang 2 years old po. Kailangan din po natin ng Cocomelon applique. Yan po. Available po ito sa Shopee. Meron po nito sa Shopee. Gagamit din po tayo ng glue gun. Gagamit din po tayo ng pattern, syempre. Ayan, ito po ay 12 inches. Ang lapad po ay 5 inches. 12 inches, kagaya. Parang ito po ay 24 inches. Pero pag ito po ay tinupi natin, dahil ito po yung ginamit kong pattern, ayan, siya ay magiging 12 inches. Ang lapad ay 5 inches. Ulit-ulit po. Ayan. Kasi tutupiin natin ng ganyan, di ba? Ganyan po. Kailangan din natin ng felt fabric. Ito po ay hard felt fabric. Ito po ay gagawin natin buto. Dahil po ang aking pakwan ay hindi seedless. Siya po ay may buto. Gagamit po tayo ng flower. Ito po ay para sa red na cocomelon. Ayan po. Ang kulay niya ay red and green. Ayan. Para naman po sa yellow, eh, dito naman po siya. Ayan, yan po ang gagamitin natin. At yung pink po ay ginagawa pa po ng asawa ko, yung bulaklak ng kulay pink. At syempre po, kailangan din natin, syempre, hindi pwedeng mawala ang crochet top dahil ito ang pinaka-importante sa lahat. Yan. Ang size po nito ay 9 by 7 inches. At syempre po, kailangan natin ng ribbon. Yan. Ito po yung mga ribbon na gagamitin ko. Ito po ay apple green. Ito naman ay mint green. Ito po ay green. At kailangan ko din ng pink na ribbon. Ito po, ang size po nito ay 2 inches. 2 inches po to. Ayan. Ito po yung mga kailangan natin na ribbon. Pink, green, mint green, at apple green. Siyempre, pag yan po yung kulay na ginamit natin, kailangan yung gagamitin po natin sinulid ay ganun din po ang kulay. Dahil ayoko pong gumamit. Yung iba po kasi nagtatahi ng tutu dress, ang tinatahi nila sa ribbon eh, nakikita yung kulay ng sinulid. Ayoko pong nakikita yung kulay ng sinulid. Ayoko po yung nakikitang nasa gitna yung tahi tapos yung kulay ng sinulid eh, hindi naman po kaparehas ng kulay ng ribbon. Gusto ko magkaparehas po sila ng kulay. Ayan. Kaya po, yan pang gagamitin kong mga kulay. Ayan po. Ayan. Kagaya din po yan ng, kung ano po yung kulay ng ribbon ko, yan din po ang kulay ng aking sinulid na gagamitin. Hindi nyo naman po kailangan bumili ng ganito kalalaking sinulid kung isa lang naman po ang gagawin yung tutu dress. Kasi meron naman pong mga ganitong sinulid, yung maliliit lang po, meron pong maliliit na sinulid. Meron pong ganitong size. Ito ay 35 pesos. Meron din ganito tigsa 10 piso. Ayan, ito tigsa 10 piso. Para hindi po kayo masyadong gagastos. Baka sabihin nyo, ganito rin ang bibilin yung ribbon. Ay, ganito rin po ang bibilin yung sinulid. Hindi po. Kung isa lang naman ang gagawin nyo, pwede po kayong bumili ng tigsa 10 piso o 5 pisong sinulid na kaparehas po ng kulay ng tutu dress na gagamitin nyo. Hindi po natin kailangan bumili ng marami. Sakto lang. Kung ang baby nyo naman po is 0 to 6 months, 6 inches lang po ang gagamitin yung
crochet band. Ito naman pong 9 by 7 inches, ginugupit ko po ito dito. Yung pinagtabasan ko po niyan, eto po, ginawa ko siyang, tinahi ko po siya, iyan po yung nilagay ko dito para po sa ng bata, sa kamay. Yan po. Kaya kung papansinin niyo po, ayan. O, diba? Ginupit ko po yung dulo. Kasi so, mahaba naman po siya para sa sa 1-year-old na bata. Ayan, ganyan lang po ang yan lang po ang atin mga gagamitin. Hindi po ako professional na gumagawa ng tutu dress, ha. Ito po ay mga natutuhan ko lang. Gusto ko lang po sa inyong i-share kasi pwede nyo rin po itong gawin negosyo. Hindi naman marami naman po mga nagtatahi na hindi naman talaga sila nag-aral magtahi. Diba? Ito pong mga bulaklak na to, pwede nyo nang gawin partner na headband sa mga tutu dress na ginagawa nyo. Ganyan po, diba? Bibili lang po kayo ng ganito. Teka, meron ako ditong itong mga garter na di kulay. Ito po. Ito po ay pang headband po yan sa bata, sa baby. Ayan. Pwede nyo pong ilagay yan dyan, ganyan. Diba? Or pwede rin po mismong ito. Pwede rin po ito ang gawin yung headband. Meron ako niyan dito. Wait. Ayan. Ito po, pang headband to. Ayan. Ayan. Pwede po yan, di ba? Di may partner na pong headband, yung tutu dress ng anak nyo. Hindi nyo na kailangan bumili. Konting ribbon lang. Nakakabili po nito ng by yard lang. 8 pesos, 5 pesos po ang yard ng ribbon. Ng ganitong size. Bibili ka lang ng 2 yard na magkaibang kulay. Meron ka ng 2 headband no, na magagawa. Yan po ang atin mga gagamitin material. Sinulid. Ribbon. Satin ribbon po ito. 2 inches ang size po nito. Apple green, green, mint green, and pink. Flower. Flower ribbon. Ayan po. Para po sa pink, sa yellow, sa red, at sa pink. At ito po ang ating applique. At crochet band. Metallic tool. Pattern. Scissor. Glue gun. Ito po yung pink. Ito. Lalagyan natin. Gawin natin 2-layer. 2-layer. Magsisimula po tayo lagi sa likod. Sanay lang po talaga ako sa likod nagsisimula. Yan, sa may tahi. Nakikita nyo naman po yung mga tutorial ko nito. Yung mga una po, ganyan lang po talaga siya pag 2-layer. Second layer na po yan. Lalagyan natin ng ribbon. Ang ilalagay natin ribbon ay kaparehas ng green and pink. Ito pong gagamitin natin ribbon. Iyan po ang ating gagamitin ribbon dito. Yan. Ang red naman po, ang gagamitin natin ditong ribbon sa baba ay ito pong green at mint green. Yan po ang gagamitin na ribbon po natin. Ito po ang una. Ito po yung nasa ilalim. Lalagay lang po natin to sa baba. Kung wala po kayong makina, pwede rin po itong idikit ng glue gun o pwede rin pong tahiin nyo sa kamay. Kung masipag po kayong magtahi sa kamay, pwede rin po. O kaya idikit nyo ng glue gun. Pwede po ito. Dahil ang iba po talaga, hindi naman po marunong walang makina o yung iba po hindi marunong magtahi sa makina. Pwede nyo po itong idikit ng glue gun.
sa paglagay po nitong ano, sa paglagay nitong ribbon, ang gagawin po natin ay kukunin natin itong ibabaw. Kukunin po natin itong ibabaw. Yan. Isa lang po ha. Kukunin po natin yan ibabaw. Yan. Diyan po natin ilalagay yung ribbon. Ganyan po siya. Lagyan po natin ng puwang. Parang ganyan po oh. Diba? Meron po siyang allowance na huwag pong lalagpas yung tool sa ribbon. Huwag nyo pong ilalagpas yung tool sa ribbon kagaya po niyan kasi ang pangit. Ganyan po siya dapat. Yan. Ganyan po. Tapos kukunin nyo naman po itong sumunod. Yung kasunod po sunod-sunod. Puro lang po siya sa ibabaw. Ang kukunin lang po natin ay yung lahat ng nasa ibabaw na isa lang. Isa lang po ha. Yan. Sunod-sunod lang po yan. Sunod-sunod ha. Yan po. Isa-isa lang. Lahat po yan ay sa ibabaw lang. Idudugtong po natin yan. Dito po, yan. Baba po natin. Yan. Yan po. Diba? Red. Tapos ang ibabaw po niyan ay ito. Yan. Pwede rin pong ito. Yan. Pwede rin pong ito ang ilagay. Yan po. Yan. Pero ito po ilalagay ko. Yung mint green. Pero dahil po yung yellow po ay parehas ng kulay, parehas din po green ng baba, para hindi po ako magpalit ng sinulid, tatahiin ko na rin po yung yellow. Yan po, yan. Same lang po nung ginawa natin kanina. Ganyan po ang gusto ko, oh. Malinis tingnan.
Diba, diba, diba. Now, itong yellow naman. Parehas lang naman po yan eh. Sila. Yung pink lang po talaga ang iba ang kulay ng ribbon. Yung pink po eh dito ay green, dito sa ibabaw niya ay pink. Pero yung yellow at red po ay parehas lang sila ng ribbon na gagamitin ko po. Ito po, hindi ko nilagyan na ng manggas kasi po, bala ko po dito igagawin kong ribbon. Lalagyan ko po ng ribbon dito sa taas. Ayan, lalagyan natin siya ng design na dyan. Ito po ang atin gagamitin. Yan. Ito yung bulaklak sa pink, ito yung sa red, ito yung sa yellow. Saka meron po tayong tatlong aplike na cocomelon. At ang ating mga seed. Yan. Una po ay lagay natin sa gitna. Lagay natin sa gitna. Yan. Gitna na po siya. Nakapili na po ba kayo ng kulay na gusto nyo? At kung nakapili na po kayo, please comment down below kung ano pong kulay ang nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, please don't forget to like and subscribe to my channel. Salamat po. Bye-bye!